Welcome back mga kasosyo! Ang paninda natin ngayon ay ham and egg wrap. Maaari mo itong ibenta sa labas ng bahay o di kaya naman i-post at ibenta ito sa Facebook mo. Una nating gawin ang paste para pang seal sa ating wrapper. Tunawin ang 2 tablespoons na harina sa 1 cup na tubig. Habang ginagawa ko ito ay nakapatay pa ang aking kalan. Kapag natunaw na ang harina, buksan ang kalan at lutuin ito sa mahinang apoy lamang. Haluin hanggang sa ito'y lumapot. Ilipat ang nilutong pandikit sa baso at palamigin bago gamitin. Hiwain ang carrots ng maninipis at ganun din naman sa repolyo. At pagkatapos ay paghalu-haluin ang mga sangkap, ang ating gulay, pamintang durog at 2 paketeng ginisa mix. Ang sinumang nagmamataas ay mabababa, at sinumang nagpapakababa ay matataas. Mateo Kapitulo 23:12. Haluin ito ng may diin upang malanta ang ating gulay at hindi na kailangan pang igisa o lutuin. Gumamit ako ng sweet cooked ham at nilagang itlog para idagdag sa ating palaman. Hinati ko bawat piraso sa 8 slices. Heto na ang pinaka-enjoy na parte, ang pagbabalot. 2 wrapper ang aking ginamit para siguradong walang tatagas pag prinito na natin. Sundan lang po ang bawat procedure na aking gagawin, huwag nyo pong skip ang mga importanteng parte sa video recipe natin para iwas palpak po tayo mga kasosyo. Ang kagandahan pa neto, sauce ready na ang ating paninda. Nasa loob na ang kanyang sauce. Nakagawa po tayo ng 34 ham and egg wraps. Prituhin ng 3 minuto kada side. At pagkatapos, another 1 minute ulit kada side, bale 3 beses itong baliktarin upang maging malutong ang ating paninda. Thank you.
Sa ganitong paraan magiging malutong ang ating paninda. Sa ganitong paraan magiging malutong ang ating paninda. O ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na at ibenta sa maliit na puhunan, sigurado ang malaking kita. Siguradong patok na naman ito mga kasosyo, dahil hindi lang sa mura, super sarap pa. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na paninda recipe.